Yes po, muli po isang magandang araw na naman po sa ating lahat, mga ka-coiners. At muli po, isa na naman pong content ang ating handog para sa inyo, mga ka-coiners, sa araw po ito. At kalakip po nito ang paalala sa lahat po na bumibili sa online iwas scam. After po. At bago po ang lahat, mga ka-coiners, last ko lamang ipakita sa inyo ang isang ito na napakaganda po, isang medal po na binebenta sa online ng ating kaibigan po na si RJ Bui. Yes po, kung gusto po ninyo ang medal na yon, isers lamang po RJ Bui, isa pong legit na seller, mga ka-coiners. At ito po ay kanyang ibinebenta sa halagang 3,000 piso po, 3,000 po. At para naman po sa mga mahihilig sa mga graded coin, ayan po, isa pong napakagandang 1905S sa halagang 22,000 pesos po na binebenta po ng ating ka-coiners na si Sir Joseph Pakatan. Yes po, isa rin pong legit seller. At para naman po sa mga naghahanap ng mga hard to find coins in circulation, 10 peso bimetallic, ayan po, 2009 at 2007 po na hard to find at ibinebenta po package sa halagang 12,500 po ng isang legit seller din po na si Benji Arasa. Yes po, pwede po ninyo siyang i-search, mga ka-coiners, at nakita naman po ninyo dyan po sa ating video ang kanya, kung saan pong GC niya. Nakapost po pala yan sa NCR Coin Group Philippines. Ayan po, dalawa po yan, 2007 at 2009 na legit po, mga ka-coiners. At binibenta po niya sa halagang 12,500 pesos. At siyempre po, babala, mga ka-coiners, mag-ingat po sa pagbili po ng mga hard to find na kagaya po ng mga bariyang ito. Dahil marami rin po ang mga gumagawa o nagbebenta po ng mga altered coin. Bagamat ako po ay hindi tutol, ako po ay pro altered coin. Ang pag-iusap lamang po sa mga nagbebenta ng altered ay indicate po o sabihin po na ang binebenta ay altered para maiwasan po ang hindi po pagkakaunawaan. Kasi mayroon naman po bumibili talaga ng mga altered coin, mga ka-coiners, lalong-lalo na po yung mga wala talagang makita, mahanap na mga hard to find, or kung minsan na hindi po kaya ang presyo po ng mga orig na hard to find, kaya po kahit paano para makumpleto po yung kanilang mga collection, ayun po ay bumibili na rin po sila ng mga altered coin. Basta ideklarado po, ideklar lamang po kung sino man po yung nagbebenta ng altered, mas malinaw po, mga ka-coiners. At para makaiwas naman po, mga ka-coiners, sa mga nakakatransact po natin, mas maigi po na yung pong sinasabi ng mga vlogger, ng mga legit seller, doon po kayo bumili, mga ka-coiners. At kung hindi naman po ninyo kilala pa or first transaction pa lamang po ninyo, kung sino man ang inyo pong kausap, ay mas maigi po, mga ka-coiners, na tawagan po sila at video call po sila. Tiyakin po na tunay at totoo po ang kausap ninyo, at kung maaari ay humingi po kayo ng video na hawak po niya ang bariyang kanyang binebenta. At pwede rin po silang ipa-legit check, mga ka-coiners, para po maiwasan po natin ang ma-scam. Dahil sa totoo lamang po sa ngayon, mga ka-coiners, ay naglipa na po ang mga demontres na yan, mga scammer po na natitiis po na kumain ng pinagnakawan, mga ka-coiners. So ayun po, at nakita po ninyo, mga ka-coiners, yung mga kabenta-benta at kabili-bili po ng mga items, mga coins po na talagang hinahanap po yan ng mga legit collectors. At para maiwasan po yung pagkalito, hanggat maaari po, mga ka-coiners, ay huwag na pong panoorin yung mga tao na binabanggit natin ng mga bogus vlogger, mga ka-coiners.
Sa ngayon nga po ay may bago na naman po silang mga pinakalabas na sinasabi po na mga error. Sabi ko nga eh, mga gagawalangot nga lang eh, libo-libo ng piso na po ang sinasabi. At sinasabi po ito ay binibili ng mga legit na collectors, mga kakoiners. Ito po ang aking masasabi sa inyo. Ang mga collectors po, mga legit collectors po ay bibili lamang po ng error coins kung ito po ay major error. Mga kakoiners, yung doubling, yung kahit double dice pa po yan na matatawag kung gatuldok lamang at makikita lamang o ma-appreciate lamang ang ganda sa pamamagitan po ng paggamit ng magnifying glass ay iba po ang Pilipino, mga kakoiners. Maaring sa ibang bansa po, yan po ay pinagkakaguluhan, pero dito po sa atin, mga kakoiners, sa totoo lamang po, kapag gagamit ka pa ng magnifying glass ay hindi po in yan sa mga collectors. At ang mga gustong-gusto po ng mga Pilipinong collectors ay yung kitang-kita po talaga ang pagkaka-error. Kagaya po ng double struck, yan po mga ka-coiners, ang pinaka-gustong-gusto po ng ating mga collectors na Pilipino. At kung napapansin po ninyo yan, mga ka-coiners, ng 10 centavo po na pinaglumaanan ng panahon at off-centered po na binibenta po ng ating ka-coiners na si JB Cano sa halagang 1,700 pesos lamang po. Napakamura po ng benta ng ating kaibigang si JB Cano. Ano po? Isang napakagandang off-centered na old coins. Yan po, mga ka-coiners, ganyan po ang hitsura ng mga error coins na binibili po. Hindi po yung mga binablog po o kinokontent ng iba, lalo-lalo na po ang kanilang ginagamit ay yung mga coins natin in circulation. Yes po, aminado po tayo. Aminado po ako na collectibles po yan kasi kakaiba. Kagaya po ng sinasabi ng iilan na may nakitaan ng CAD, may nakitaan ng maling spelling siguro, or may nakakitaan ng missing letters. Mga ka-coiners, hindi ko po maialis na yan po ay pwede pong kolektahin, pwede pong ikip, pero hindi po yan pwedeng sabihin na yan po ay magkakaroon po ng libo-libong presyo o libo-libo po ang halaga. Kasi mga ka-coiners, meron mga vloggers na o mga content creator na sinasabing pwedeng ipost yan sa eBay, pwedeng ipost yan sa Lazada, at ganito ang presyo niyan na binibili. Mga ka-coiners, sa totoo lamang po, hindi po bibilhin yung mga ganyang klase po ng error sa mga presyong pong sinasabi po nila. Pero malaya nga po ang kahit sino man na mag-post ng kahit magkano po ang ipataw natin sa mga selling platform, yun nga lang po ay kailangan yung kapanipanwala. Sa mga napadaan lang po sa channel na ito, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. At akin din pong pinapalinaw o nililinaw po sa aking mga content na po ay hindi po bumibili ng mga kinokontent ko. Ito po ay kinokontent ko lamang po upang makita po ng lahat yung mga coins po na kabili-bili, mga coins po na talagang may presyo, at mga coins po na talagang collections lamang o collectibles lamang, at wala pong katotohanan na ang ibang mga bariyang ito ay may meron pong mataas na halaga na sinasabi pa ng ilan na ang presyuhan daw ay galing po sa mga ang tawag niya, sa mga o sa paninindigan daw po ng mga legit na collectors. Mga ka-coiners, nagkakaroon po ng presyo ang isang bagay, kahit ano pa yan, kapag marami po ang demand. Ibig pong sabihin, marami po ang naghahanap. At ang hinahanap, kung sakali, alimbawa po, mga coins, marami po ang naghahanap, marami ang gustong bumili, pero napakakonti po ng items. Diyan po, nagkakaroon po ng mataas na halaga yan, mga ka-coiners. At siyempre, pangunahin dahilan para magkaroon po ng mataas na halaga ang aking hawak na barya sa metal composition po. Unang-una na po yan ang ginto.
silver. At mayroong bagong coins po ngayon, yung gawa sa platinum. Yan po mga ka-coiners, kahit bagong labas pa lamang ang mga yan, ay tiyak po na may malaking halaga na dahil nga po sa kanilang metal composition.